Patriol na katapusan ko na. What's up, what up, people? Sino'y may magandahan? Ayan, narito ang mga makulto ko ngayon. Kami nagdiriwang tayo ng kagandahan, imposibleng wala ako dito. Kanina, suot na kanila mga pulanggaw, nakita niyo ang mga past winners ng Bilibili Pilipinas, ang mga pinadala sa iba't ibang bansa upang i-representa ang Pilipinas. Ngayon natutuhin niyo naman ang mukhang kailanman ay hindi magre-represent ng Pilipinas. Ay, lolo ko na ko sa pinaghandaan ko ang gabing ito dahil magtutulos kami ni Catriona. So sobrang paghahanda ko itong suit ko, may mukha akong puno ng saging. Sabi ko na sa designer ko, ayusin, kailangan ko kaiba ko, ayun, may mukha akong puso ng saging. Naguluhan yung ano, di ba? Yung mukha, tikba lang yung tsura, manananggal na. Inuusap ko si Maktumang. Sabi ko, Maktumang, gawan mo naman ako ng damit. Tinanay niya akong gawan ng damit. Sinukat ko. Kaya nung pagsukat sa akin, tinigal niya rin. Dahil yung Maktumang, nung sunod ko, nagmukhang timang. Kasi, oh, huwag na masisira ang karir ko, kaya hindi ako nakapagsuot. Itong damit ko ay napaka-memorable sa akin ito dahil malaga ang taong nagmamayari ng damit. I wanna say thank you to my dad. Sa tatay ko talaga ito pinag-iipan pa. Ganit na ganit niya ang tatay ko na nakita niya sinuot ko ito. Sabi niya, ba't sinusuot ko yun? Ayaw niya kasing ginagamit yung gamit ko. Kaya nung nakita ko ito sa closet ng tatay ko, sabi ko, tay, ba't ganyan nagpapakla bakla ka ba? Sabi niya, ewan ko ba? Ganyan rin naman ang lolo mo noon. So sabi ko, ano, bakla tayo lahat? Sabi ko, hindi ko alam, baka naging tradisyon na lang. Ngayon pa man, alam kong lahat kayo, katulad ko, ay nanood ng Miss Universe 2018. Lahat tayo aligaga, lahat tayo gumising ng napakaaga para masaksihan ang laban ni Catriona at samahan natin siya noong araw na yon. Tama? Tama! Lahat tayo kinakabahan. Tama? Tama! Lahat tayo pinipigil ang hininga tuwing may i-announce. Tama? Yes! Kaisa ko kayo. At kung kaisa ko kayo, everybody say, whoa! Whoa! Kahit si Mrs. Araneta, nakita ko sa inyo, whoa! Ipaniwala ko si Mrs. Araneta. Kaisa natin siya. At hindi lang yan, nung in-announce mismo ni Steve Harvey na si Catriona Gray ng Pilipinas ang Miss Universe 2018, ay ba, nagkagulo sa buong bahay namin. Matapos makipagkabugan ni Catriona, kami namang magkakaibigan sa bahay ang nagbubugan. Panoorin niyo itong video na ito. Diba si Raulo rin ang kaibigan ko? Umabot sa sabunutan si Pana, Tadyakan at ibang klase. Ma-excite talaga ang mga Pinoy katulad ko. At siguradong ma-excite na naman tayong lahat dahil eto na. Makakatsikahan ko na. Makakatsikahan ko na nga ngayon ang nag-iisa at mahal na mahal natin. Please welcome back Miss Universe 2018, Miss Catriona Gray! Congratulations, Miss Universe 2018. Invite ko pa talaga ako dito. Lagi alam mo, hindi mabubo ang gabi nang hindi tayo magkakalingi. Bagay talaga tayong dalawa, di ba? Christmas, di ba?
wala pang question yung answer, naisikoran mo na ako agad. Christmas, nagmukha akong The Grinch! Tignan mo naman, umupo tayo yung dalawa. Bakit yung upuan niya, ang ganda yung sakin, parang, ano to? Parang si, parang galing ng kalangitan, ito parang galing ng purgatory talaga. Nagmukha akong alagad ng demonyo rito, hindi mo talaga, napakasama na ugali mo. Okay, sit down. Yung sa'yo may ulan pa. Yung sa akin, yung mga ganito pa. Yung, parang lalagyan ng mga ribbon. Yung sa'yo magandang sa'kin, lalagyan ng ribbon. Alaala ng mga magulang at kapatid. Nakasus yung talaga ako dito ba? Okay. Paano ba yung upo? Ganyan dapat. Nakaipin sa akin. Ang hirap ko rin dyan. Ganito na lang. Kamusta ka? Ayos na tayo dyan. Magmulano na lang ako di sini guys, ang dami mo lang interview na ginawa at lahat yung magaganda porma. Ngayon ka lang makakaroon mo ng interview, mukhang adik yung pero bagay pa rin tayo sa isang frame, no? Vice and Cat, ay parang pwede tayo mag-ano ngayon, yung tandem. Kasi nung nanalo si Pia, napakaswerte ko kasi pinagbigyan ako ni Pia word star na sumama sa pelikula ko, napakaswerte ko. Baka pwede naman tayong susunod. Vice and Cat, ang pangalan ng team up natin, Vakat. Vakat. Vice and Cat, Vakat. Ganun lang mga palasin natin. Ang ganda-ganda mo. Alam mo, ilang mesa ka nakita, pero nasa starstruck ako talaga sa'yo. Napakaganda mo. Ganitong-ganitong nararamdaman ko tuwing nananalamin ako tuwing umaga. Sexy, oh. Kaya naman, nilaliman mo yung damit ko, eh. Sabi ko, nilaliman mo pa, yung mukhang may koi, pero sa koi. Napakaganda mo. Kasi ang ganda ng pamilya mo. Nakita ko yung nanay at tatay mo kanina. Ang ganda ng nanay mo. At yung tatay mo, mukhang may-ari ng KFC. Gato yung tatay mo, no? You know, when I was a little girl, everyone would be like, is that your grandpa? Hindi naman po. Kasi mukhang Santa Claus. At iba yung Santa Claus lolo natin lahat. Pero your dad is so handsome. Hi, Daddy! Hi, Daddy! Your daughter is so beautiful. Can I be your daughter also? You have choices. I will be your daughter or we'll make another daughter today. That's so Charles. Pero ang gapo talaga ng tatay mo, mukhang may dalang manok. Daddy, pa isang bakit naman siya? Basta ba mo siya ba? Ano sa akin siya? Yung tatay mo, tumatawa nila pero hindi niya alam siya yung pinagtatawa na. Hindi alam siya. Ikaw naman, balitan tayo. Joke lang. Okay, mag-chikahan tayo. And, bago tayo magtuloy-tuloy, I want to say thank you very much for allowing me to interview you tonight. Siyempre! Ate Vice, I wanted to guest on GGV before I left! You were so busy! She was actually scheduled to guest, di ba? Kaya lang na-cancel dahil ang dami mong ganap. Siyempre, ayoko namang maabala ka sa pag-prepare mo for Miss Universe. True, but at least mas bago yung set natin ngayon. Okay, so ilalait mo yung set ng Miss Universe. I don't know this! Makabonggang set. But at least nakalapagahan ako today. O bakit? Nakapuno lang sa akin ako. Ang layo na itsura nating dalawa. Kung Miss Universe, kung intergalactic na may itsura. Anyway, eto na, magtanong na tayo. Kasi syempre, kaming lahat ng mga Miss Universe fanatics, ang dami namin mga tanong sa mga sarili namin. Diba kung anong mga nagaganap bago mag-Miss Universe, kung anong nagaganap sa backstage, diba kung paano kayo nakikisalamuha sa isa't isa. Pero bago ka pumunta ng Thailand, syempre diba lumalabas na yung mga pictures ng mga candidates from around the world, diba kung sino yung mga kasali. Nung nakita mo yung mga pictures online, sino yung, nung nakita mo sa, ay mukhang ito mabigat kong kalaban, sino yung kinabahan mo? From pictures lang, sa pictures pa lang. Sobrang ganda si Miss Russia, Hungary, Jamaica,
secondary na lahat sa pictures nung nakita mo? Yun nga! Pero lahat sila hindi sumi-MI, yung mga nabanggit mo. So sabi sa inyo, okay, nagpapapaniwala sa litrato eh. Tingin Instagram ko ang daming likes. Ang layo sa katotohanan, diba? Diba? Siyempre sa picture, poodle is real. Pero sa picture, sinisang, ah, ito, ang gaganda nila. Talagang feeling mo, mahigpit mo silang kalaban. Beauty of face-wise lang. Oo, face-wise. Pero nung nagpunta ka na doon, nung nasa Thailand ka na, at nakita mo sila sa personal, sino yung, ah, yung namang haka, yung kahit pa na starstruck ka din. Starstruck? It always in my mind, si Miss Russia, because she looks like a Barbie doll. In real life, not even a porn. Alam mo, you're really beautiful, but you tend to be very offensive at times. Okay, as you were saying, walang kapor-por. As in, I'm pretty much. Oh. Parang ganito lang. May pore ako, pero apat kaya pores. Si Miss Russia talaga, ang ganda sa person. Yeah, she's the one that's stuck in my mind. Because every time you see her, she's just... Mabait siya. Oo. Talaga. Actually, but in yung batch, actually, even when I'm talking to yung housemate ko, si Miss USA, she... Si Miss USA, yung iba housemate mo? Oo. Iba na bash yun. Pag-ibigan ko, nag-ibigan ko. Papatawa lang ako. Mabait naman. Mabait yun. Actually, nakasama ko siya ng isang araw. Gumimikin sa Timog eh. Oo, nakasabay ko. Nasa 7-11, gumibigil ng hotdog. Sabi ko, ito pala yung business eh. Mabait naman. She was nice. Everyone was nice. Wala akong experience na... Ano? Everyone was just friendly. I didn't have that... Some people are like, baka backstage, there's sabotage, or there's mean girls, but I didn't have the experience. Yung top three mo, oh. nung habang tumatagal na, bago yung coronation night, sino yung parang sabi mo, ay, ito makakasama ko sa top three? Top three? I really saw, like, South Africa and Venezuela were very strong, even from before the ban. Venezuela was one of the first girls to be crowned, and her walk is killer. Like, I love her round. And then South Africa naman, very well spoken. I also thought that Costa Rica was very strong because she seemed very natural in her personality, the way that she was really friendly. Sino pa ba? Tama na, top 3 lang, diba? Ay, okay. Ano option? Magaling siya talaga, pero mahina siya sa bat. Buti na lang wala sa Miss Universe. Tapos nung dalawa na lang kayo ni Miss... South Africa. Di ba pag dalawa na lang, magkahawak kayo? Di ba lagi gano'ng magkahawak, nakabuton? Tapos hindi naman wala na kayo mikropono, nakikita na magkahawak at sa galing... Ano totoo? Ano bang mga sinasabi? Did you read our lips? What do you think hindi you said? Hindi ko nga eh, kasi tulala na ako nun eh. Ang mahal, nagdadasal na ako nun. Kasi Philippines. Gumagano na ako. Tapos nakikita ko yung... Sabi ko lang, tayo na etyo sa naman tayo nitong dalawa to. Pero ang totoo ko na lang, bumurahan lang sila. Anong sinasabi niya? It was more like, I said, I'm so happy to be here with you. I know whatever will happen, you'll be amazing. And she said, you too, babe, you too. You too lang. You too yung band. You too ka lang, wala masyadong message. Itira ko yun. Kasi it was such a nerve-wracking moment kasi, na sobrang... Pero that moment, you knew it was gonna be you. Kasi we knew it. Why were you praying? Yeah, we knew. From the very start, we knew it was gonna be you. How about you? Did you know it was gonna be you? Because if you knew that it was gonna be you, just like us, we knew it was gonna be you, then it's you. Kasi yung ngiti mo, yung mukha mo, yung tindig mo, confident na ko, tapos na yung laban. But inside, grabe yung puso ko, as in, like, I felt like I
Yeah. It was just that moment na parang the world shuts down and then you're just waiting for that one country to be called by Stephen. You're hoping and praying that he says it right. Tapos ay na. You don't fear it, di ba? Ang nakakala ko doon, pag banggit ng country, mag-aante ka ng ilang segundo kasi baka mabawi. Pag sinabi, Philippines, kaganyan ka pa ba? Kasi usually po siya, Philippines, sabi, eh, ngayon pag si Steve Harvey, Philippines! Weh. Diba? Pagkututa ka na eh. Weh. Muna. Telegebe? Aba ikaw, weh. Yung personality, ang naman sinasabi, nangyari. Pero sa swimsuit, sino ang pinaka-sex? Costa Rica. Talaga? Yeah, she... Anong waistline? Hindi ko alam. Ang liit talaga ng, ano, kurbada talaga. Yung curves niya, grabe. Well, that's what I find beautiful. Pero yung rapa mo, you, ba yan? Parang ikaw yung pinaka-sex. Sorry siya, may hirap ako sa, my English is, you know, it's like my cell phone, it's low battery. You have to charge it every now and then. Sino pinaka-best friend? Denmark and Sweden. They're my besties ever since, because actually we're from the same batch of Miss World in 2016. Ah. So we're reunited. Uh-oh. They came to visit the Philippines just after I won Bini Bini. Tapos they were on a trip from India. And then they were actually thinking, you know what, Kat, we actually like to try and compete then. And then Miss Denmark, she was appointed. Oh. And she was like, oh my gosh, Kat, we're gonna be together in Thailand. And then Miss Sweden, she competed and she won. So we were like, oh my god, we're all gonna be together! Alam mo, kahit ano sabihin ko, hindi ko naiintindihan kasi tinitigan lang kita. Yung mukha niya parang nangungusap. Yung kahit, parang isa na ako naiintindihan kasi napapaganyan lang ako sa'yo. Ang ganda talaga niya, yung parang, ano pinakaiba namin? Dalawa rin naman ang mata ko. May butas din naman yung ilong ko. May mali eh. Kaya pag sumasagot, hindi ko talaga naiintindihan. Tinitingnan ko ganda na ito, ang babae ito. Ilan taong ka na? 25. 25 ka na? Ang fresh mo pa. Ako 24 pa lang, bulok na ako. So sa Miss Universe, pag walang activities, yung mga fellow candidates mo, ano mga pinag-uusapan nyo? Tungkol pa rin sa contest? Actually, no. We talk about food. Because we're always hungry and also about our countries. Or parang we're sharing about, for me, the Philippines. I keep saying, have you ever visited? Come visit our beaches, come visit our mountains. Pag tinanong ko anong masarap ng food sa Philippines, ano sinasabi? I always say halo halo. Oh! Also because halo, they're like, what is in halo halo? And when you explain, they're like, corn with purple ice cream. Ano yung purple ice cream? Ube! Ano, hindi ko alam na yung ube pala purple ice cream. I thought ube in English was halaye. Wasn't it halaye? Oh man, all this time, I thought ube was halaye. It's purple, ano ice cream. Ube. Paray mo. Pero pati na, what else? What are the other ingredients? May day sa kanya. Did you tell him about cow? You know what cow is? Cow! You asked her that about cow. Daddy, do you know what cow is? Phone a friend. Natali, coco and cow. It's that white thingy. Yeah, it's very sweet. May mga ganun-ganun. Did you tell them about adobo? Adobo. You know what adobo is? Oh my god, adobo? It's adobo. It depends on what school you're from. From our school, we say adobo. How about from our school? Adobo? Adobo. Oh my god. It's adobo. When it's fully cooked, it's adobo. But when it's hard, it's adobe.
nagtatanong ba sila? Kasi yung iba, pinapatikot nila yung adobo. Did you ever cook for them? Kaming kitchen dyan. Ah, wala kayong kitchen? Mahirap pala itong Miss Universe, wala pang kitchen. May buffet, lunch, and dinner. Oh, is this your buffet? Paano pag kumakain yung buffet? Sinisigil din kayo kayong 150 per head? O libre na. Visit. As a contestant, you get free pass. Ah, libre na. Akala ko may per head pa kayong pinigil. But how about when you learn about the all-women panel of judges? What was your reaction? Were you surprised? Especially after learning that two of the judges were Filipinos. What was the reaction? I didn't realize two of them were Filipino because I didn't know Monique Lulier was a Filipina. Oh. Because, you know, everyone knows she is Monique Lulier. Lulier. Abroad it's Lulier. Here in the pawn shop it's Monique Lulier. Judging panel was all women because, in a way, they are just reinforcing, empowering women and allowing them to make the decisions of who the next Miss Universe should be. But when you learn that may dalawang Filipinas, ano ba yun? Feeling mo ba? Ano, edge mo yun? Advantage? Or somehow, kinabahan ka? Kasi di ba pagkapwa mo, Pilipina yung nagja-judge? I felt like I had to prove myself kasi parang people would say, oh, she won because there's two Filipina judges. So even more, I had to prove that I deserved it. And it was very evident that ikaw talaga Miss Universe. Wala namang nag-question nun. Kitang-kita naman talaga ang pagkakapanalo mo. The beauty of the Philippines just came shining through. Ay, taray, ikaw talang palyo. Okay. Itong mga nakaraang taon sa Miss Universe, patindi ng patindi ang mga tanong kasi hindi lang isa ang round ng question and answer, di ba? Dalawa. Dalawa? Top 5, top 3. Ang dami, hindi lang isang tanong, di ba? Ang hirap-hirap, ilang beses mong patutunayan na talagang matatas yung utak mo at magaling kang magsalita, di ba? Yung mga past winners natin, syempre we had, of course, Pia Words back. We had Miss Gloria Romero, Miss Gloria Diaz, at syempre si Margie Moran. Pinanood mo ba kung paano sila sumagot dati? Okay, kunyari itatanong ko sa'yo yung tinanong sa isa sa kanilang tatlo na nanalo ng Miss Universe bago ikaw. Tanongin natin yung tanong niya kay Miss Margie Moran. Kasi di ba yung tanong sa kanya parang dito yun? Kihanap ka ito. Kinahanap. Natitigil na. Sinulat ko yun eh. Okay. Ay, nandun pala. Farsighted ako, pakilapit yung TV. Then, ito yung tanong na tinanong kay Miss Margie Moran at siya ay nanalo sa Miss Universe. Sabi ng host, let's make believe that all of a sudden, you have $1 million. What's the first thing you would buy and why would you buy it? $1 million? I would go to Young Focus, who are sitting up somewhere there, tell them where do they want their new center to be, because it's really what they need. They have so many passionate teachers who want to teach. They have so many children that want to have the access to education, and they just need the space. Ang galing. Ano ulit? You would share the money with other people. I-share ba? Gagawa ka ng bagong center. Need $1 million. I'm happy where I am. And you know, if you can make a change to someone else's life, it's more fulfilling than going to bed being like, okay, yes, I have a lot of money, but I've just changed my own life. But if you're able to share it to other people, mas fulfilling yan. Kasi syempre, yung ibang tao, di ba, yung kunyari ako sasabihin ko, pag tinanong ako, I want $1 million. Sabihin ko,
I will tour the world with my boyfriend. But that's going to be very selfish of me to say so. But your answer, it was so generous. And it's authentic. It's so genuine. I can see it in your eyes. You have the heart for other people. And that's why you want to see hers. Yung mata mo, yung anak, paniniwalaan mo ko. Yung iniisip ko, nagja-joke ba itong baklat ko? Totoo yung sinasabi. Okay. Ang galing-galing mo talagang sumagot. Pero, napalitaan mo ba yung Miss Q&A sa show na? Ay, na-judge ka pala ng first, yes. Miss Q&A. Yes. Tapos kahapon yung second naman. Kunyari, ano, ganun yung mga klaseng tanong na itatanong sa'yo. Paano mo kaya sasagutin kung ganun klase yung mga tanong? Kasi siyempre, prepared ka sa mga matino ang tanong. Prepared ka din sa mga... Pero sa mga witty. Oo, yung mga walang kakwenta-kwentang tanong. Diba? Kunyari, ang itatanong sa'yo. Kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Ang sampalin ka ng katotohanan o sampalin ka ni Wolverine? Si Wolverine! Si Wolverine. Kasi I would just use something to hit him with. I wouldn't go near him kasi may metal siya. So, ay! Ayan na si Wolverine! Nagulat ako sa kala ko, may umatake na sa akin. Kala ko yung tatay mo na sa likod na binatukan ako. Nagtatay sa kapag yung anak ko. As a fool. Naluka talaga ako, oh my God. Tinang, matintutan. Hindi ako masukan. And this is how I felt in top two of this universe. Naluka ako. So ano ulit yung sasabihin mo? So yung pipiliin, si Wolverine ang pipiliin mo kasi? Kasi, I would just do it from a distance with something so I don't have to go near him. Kasi may, ano, may claw siya. Makakaiwas ka at lalabanan mo si Wolverine. Sabi, suot mo naman yung laban. Hindi matakot sa Wolverine sa'yo. Bigato, ah. Yung laban mo, ikaw nag-decide doon na ikaw ang magsasabi, ikaw ang... No, it was my mentor, si Kuya Kaloy, Carlos Buendia. He named the walk the lava walk. Siya yung actually responsible for my walk and personality from turning dim. Oh. But he took the inspiration kasi my mom, my beautiful mom, her family is from Poas, Albay. Ah, kung saan matatagpuan, kung saan naman malapit ang Bayon Volcano. Yes. Diba? Saan nga ba Bayon Volcano? And of course, she had a dream when I was younger. Ha? Pero nga, tigay mo ka na sa the dream when I was younger that I would be in Miss Universe in a red dress. Oh. So that's why I chose the color red. And then Mac Tumang, the designer, he came up with the concept of an old Tumang Mayon. Napanaginipan na pala ng bagong nila. Totoo yung mga napapanaginipan ng nanay. Alam niyo kung may napanaginipan ng nanay. Kasi sa araw, iiyak ang nanay ko. Sabi ko, ano napanaginipan? Napanaginipan ko kasi namatay ka. Sabi sa akin ang nanay. Ano kayong gawa? Ako kayo nang magkatot. Ako nakakalo. Ako sabi ko yung nanay ko, itigin niya muna yung pananaginip ko. Okay. Bukod sa pagkakapanalo mo, isa rin sa mga pinag-usapan ng Miss Universe ay yung kauna-una ng pagkakataon na nagsali sila ng transgender from Miss Spain. Diba? At nung natanong ka rin tungkol doon, maganda yung explanation mo at maganda yung opinion mo. Diba? Yung opinion mo ay ikinagalak ng LGBT community. Because I really believe that beauty queens were there for more than just a facade. We stand for something. I stand for education and also HIV and AIDS awareness. And Miss Spain, she stood for the transgender community. And her participation opened up the conversation. So many people were talking about it. And I think that's what we need to do to lead the way to inclusivity and understanding. Because there's so much that we need to do in order to serve the transgender community better as a society. Yes. And so this universe allowed na. Kasi kasi syempre yung organization may sarili silang mga panuntunan at mga pamantayan na sinusunod sa Miss Universe allowed, sa Miss Universe organization, di ba? Pero kanyari, kung si Ma'am Stella, tatanungin ka, kasi syempre sa Pilipinas, hindi pa yan natatry.
Paano pag tinanong si ni Ma'am Stella, sa palagay mo ba, okay na tayong i-open ito sa mga transgender women ang binibining Pilipinas? What would you tell her? Of course, for Binibini, it is the sole discretion of Madame. But from my point of view, I see nothing wrong with it because, again, that's what we stand for. We're moving towards a more inclusive and more respectful competition in the world of pageantry. So why not open it up in that way? Mas masaya din, feeling ko. Paano pag sinabi ni, you know, ni Mr. Nim Stella na ako yung unang transgender? Lava! Ano no? Pwede for ka pa. Ano, itong next question. Masatas ako yung ito talaga pahamak yung patatang sa the rainbow flag is now raised as Miss Universe 2018. What is your message now to the members of the LGBT community? Kasi lahat sila mahal ng mahal ka. And I love them! Always staying strong and showing the Philippines as a shining beacon across the world how we can love the LGBTQ community, how they are beginning to accept and not just tolerate the community. And we are opening up our arms to everyone, and I hope that other countries will see that and want to replicate it too. I love you guys! We love you very much. Okay, pag-usapan naman natin, ikaw talaga, yung pagkataon ni Katrina ni Gray. Kasi sinasabi nila, ikaw na, you're the most perfect Miss Universe. Oo. Gaano ba ka-perfect si Katrina? Perfect ka ba talaga? Wala ka bang kabintasan? Napapalis ba ang laway mo pag natutulog ka? Ano ba? Nagkakamuta ka ba? Ano bang kapareha? Ano bang pagkakaparehas natin bilang mga pangkariniwang tao kami? Hindi ako perfect, guys. Like everyone, I have like insecurities, I have flaws. May ingrown ka ba? So may siksik ito yung mga pagkain sa ngipin mo minsan. Tapos kinukuha mo ng dalilan, so pinipitik mo pa mo ng dalilan. In pageants, people have their perception of beauty queens are sobrang perfect, parang walking Barbie dolls lang kami. But really, I know I've been through my own trials and challenges, just like Pia has, just like every other woman who just stepped out on the stage, just like everyone else goes through. We just happen to be able to wear beautiful dresses on stage and be dolled up in hair and makeup, but you know, we're not perfect, and that's okay, because perfect doesn't exist.